Good evening mga sir. So welcome again sa akin channel. So today mga sir, mag-unbox tayo ng ating piniling bagong spider helmet. Then titignan natin kung ano yung nasa loob. At magbibigay tayo ng opinion kung ano yung masasabi natin about dito sa helmet. So okay, buksan na natin. So meron siyang extra visor guys. Ito yung clear visor. Okay. So okay. And then meron dito, meron siyang kasamang free sticker. Ayan. Yung sticker niya is hindi basta-basta. 3M sticker siya. So, okay yung quality. Ayan yung mga design guys. So, kung makikita nyo, halos Sparta. Sparta yung ano, yung team nung sticker. Okay. Then, heto na mismo sir, mga sir, yung ating helmet. Makikita nyo ito yung bagong Spider Recon 2 Neo series. So yung nabili natin mga sir is kulay red. So actually marami tayong pinagpilian. Meron tayong nakitang kulay gray, I think, and kulay pink. So ito yung medyo pasok sa ating panlasa. And then yung motorcycle natin is kulay red din. So tinerno lang natin. Then meron siya dito sa loob. May plastic siya dito. So, ito. So tatanggalin natin ito ngayon. So hindi ko alam kung para saan itong nandito sa loob. Ito siya. Okay, alin muna natin dito. So guys, ito palang kasamang bag. Magandang klase. Medyo malambot yung ano niya, yung loob niya. And then medyo makapal na rin. So okay din siyang pag-protect dito sa ating helmet para iwas gasgas na rin siguro. Okay, lagyan muna natin dito. Then guys, ito. Kung makikita nyo, meron na siyang free visor. So yung pinagbilhan natin, kinabit na niya yung visor. So andito siya. So makikita nyo siya sa side view. Medyo meron siyang ano dito, design. So ito yung visor sa likod. Dagdag forma guys. Okay. So dito guys, yung sa stock na visor, kung ano yung nakakabit sa kanya ngayon, is kulay silver, according dun sa nagbenta sa atin. So hindi ko pa siya nabubuksan para makita. So ngayon guys, check natin kung ano bang itsura niya pagka tinanggal natin itong sticker sa harap. Ito guys, tatanggalin na natin. Ayan. Ayan. Okay. So ito guys, natanggal na natin. So kulay gray nga siya. Kulay gray nga yung stock visor na nakalagay. So ayan. So hindi ko sure kung iridium ito, according naman dun sa napagbilang natin, parang iridium lens ito na kulay gray yung kulay. Then bukod dito sa ating visor,
meron din siyang extra visor dito sa loob for daylight. So may sticker din siya sa loob. Tatanggalin natin. Ayan guys. So yung visor niya is dito sa loob is for daylight. So kung medyo tirik yung araw at nakakasilaw, pwede mong gamitin. So meron siyang slider dito. Ayan. Napakadali niyang itulak. Unlike dun sa mga ibang helmet na sobrang hirap i-trigger yung dual visor niya. So ito very easy. So pagka tinulak mo siya dun, meron siyang lock eh. Maririnig mo siya na magtitik yung lock niya. So hindi siya basta-basta bababa o babalik sa dati. So parang meron siyang lock pagka tinulak mo dito o pinush mo siya. So maganda. Then guys, kung medyo hindi kayo comfortable sa tinted na visor, meron tayo dito. Nabanggit ko kanina na extra clear visor. So pagka nagda-drive kayo, lalo na pag gabi, tuwing gabi, at tingin nyo medyo hindi visible pagka ito ang gamit nyo, so pwede nyo siyang i-switch guys, mga sir. And then sa timbang naman mga sir, so titingnan natin dito sa likod. So ang nakasulat sa kanya is XL 620, then 1,500, positive, negative, 50 grams. So ayan, mga sir. Okay, kita niyo ba? So, pansin natin, medyo magaan siya compared dito sa previous helmet natin na Spider din na Reebang brand o ang model. Mas mabigat siya compared dito sa ating Recon helmet. So itong previous helmet natin na Reeb model, so ang sukat niya is XL din, 620. So ang timbang niya is 1,550. So mas mabigat nga siya ng 50 grams compared dito sa ating bagong helmet na nabili. So sa tingin ko guys, yung timbang nito, feel ko mas okay siya compared dito na mas mabigat. Kasi pagka suot mo ito, itong mas mabigat, siguro dagdag stress during ride kasi medyo mas mabigat siya sa ulo. So nakakadagdagan yun. Nakakadagdag siyang nakakadagdag sa stress ng rider, lalo na pagka medyo malayo-layo yung destination yung pupuntahan natin. So mas maganda ito guys. Pagdating naman sa air vents mga sir, itong bagong helmet natin is meron siyang tatlong air vents. So meron siya dito sa harap, dito sa chin part. Then meron dalawa dito sa taas, dito sa bandang head part. So, meron siya isa dito. Ayan. Then isa dito. Compare dito sa ating previous helmet o sa isang helmet na dalawa lang, meron siya dito sa taas, ay sa chin part, meron siya dito sa taas. So yun guys. So siguro pagdating dito sa bagong helmet, siguro mas masasabi nating mas malamig sa ulo or mas dadalo yung hangin kasi tatlo yung air vents niya. So negative side lang nun is siguro mas magiging maingay pagka nagbablog ka, lalo na pag nakabukas yung mga air vents kasi papasok yung hangin. Yun yung kukuha ng microphone natin, yung hangin. So siguro during ride na nagbablog, mas maganda siguro kung i-off na lang yung mga air vents. Ngayon mga sir, susubukan natin siyang isuot. So check natin kung ano yung pakiramdam pagka nakasuot na siya. Kung komportable ba o hindi. Thank you.
So ito mga sir, nakasuot na yung helmet natin. So medyo masikip lang kasi bago siya. Pero okay yung ano niya, yung cushion niya. Hindi siya ganun katigas. And hindi naman siya ganun kalambot. So sakto lang. So yung exercise, sakto siya sa sukat ng ulo natin. Hindi siya gumagalaw. Kahit na ganyanin mo siya o iikot mo siya, hindi siya basta-basta gumagalaw sa ulo natin. So fit na fit talaga siya. Yan. And then pagka sinaroon naman natin itong visor, so medyo madilim siya pag nakasara. So hindi siya advisable during low light condition sa pagdadrive. So better siguro kung magdadrive kayo tuwing gabi, i-switch nyo itong clear lens. Papalitan natin itong silver lens para mas visible. So ayun po mga sir, overall tingin natin sa helmet is okay naman. Magandang klase yung quality niya. Intact lahat ng mga foam sa loob. And then yung pagkakagawa dito sa shell niya is matibay, mukhang matibay. And then yung design, very trendy. So maganda yung design niya. So hindi ko alam sa taste ko okay siya. So may kanya-kanya tayong panlasa pagdating sa helmet. So dito kung makikita niyo sa head part, hindi mo mawari kung alien siya o si Frieza ba. So yun. So out of the box, ang laman mga sir is itong helmet mismo. Then yung helmet carrier niya. Hindi ko sure kung anong tawag dito, carrier ba o bag. Then next one is itong extra clear visor for night mode driving. Ito. Ganda rin yung quality niya. So nakasulat dito guys, impact resistance polycarbonate visor, removable and washable lining, quick adjust retention system, dual density EPS liner, and ABS composite shell, ECE certified. So yun yung features nitong Recon 2. Then meron din tayo dito mga sir, so sticker. So kung gusto nyong dikitan ng sticker itong helmet, o kung saan nyo siya gusto dikit, so pwede. So ayan. Then meron din tayo dito mga sir. So hanggang ngayon hindi ko alam kung para saan. So i-keep ko na lang just in case in the future ma-figure out natin kung para saan ba talaga siya. So ayan mga sir. Ito yung bago nating helmet. Recon 2 Neo Series. So Sparta Edition siya.